Servisyong lubos sa 882. Isang oras na siksik na balita, panayam at impormasyon. Narito ang broadcaster na subok na sa paghahatid serbisyo, Vic De Leon Lima. 15 ho ngayon, 15 buwan ng November 2022. Ano ho ibig sabihin yan? Napakarami na ho ngayon ng ano, ng mga tumanggap ng kani-kanilang mga basta. Alam mo yung mga ganyan, dapat di ine-area yan eh. Di ba? Oh, kaya ang mga tao ngayon, medyo aligaga and expectedly, eh talagang magiging traffic ho ngayon. Araw ho tayo ng Tuesday. Today is the 15th of November 2022. Magandang umaga, Philippines. Servisyo na po sa 882. Ako po si Vic De Leon Lima. Samahan po ninyo ako hanggang mamayang 11 ng umaga. At pagdating po ng 11, siyempre, nandiyan ang ating Yes Yes Show Topaz Show. At pagdating po ng alas 12 ng tanghaling, tapat ang ating IC Balita Nationwide. Ang mga tao ho ngayon eh, medyo napapangiti. Napapangiti ho ng konti dahil nga ho, napakaraming mga tumanggap ng karapat-dapat nilang tanggapin. Ha? Pero mag-ingat ho kayo, ha? Mag-ingat ho kayo, ha? Doon ho sa mga, mga nangako ho sa kani-kanilang pamilya na kapag natanggap ko yan, tayo ho'y lalabas, tayo ho'y mamimili ng konti. Eh, mag-ingat ho kayo. And I am calling the attention, syempre, ng ating mga kapulisan at dyan ho pumapasok yung inyong mga tungkulin na alam niyo na kapag ganito mga petsa eh naglipa na ho yung mga OSDO. Mga OSDO. Di ba? Yung mga OSDO, yung mga mando at saka manda. Di ba? Eh kaya mag-ingat-ingat ho tayo. Lalo-lalo na ho. Alam niyo, tip, dun sa mga mag-withdraw ng ATM, as much as possible, piliin ho ninyo yung ATM na siguro matao lugar, no? Diba, no? Winner, matao. Eh, si winner, kung mag-withdraw to, mga 50 mil to, eh. Piliin nyo yung medyo matao lugar, hindi ho liblib, hindi ho secluded, para medyo safe. Kasi, alam nyo na, hindi nyo ho masasabi, diba? Hindi nyo ho masasabi. At yan ho'y para na rin sa ating seguridad. Hindi ba yan ho'y pinaghirapan na pagtrabahuhan at pag nakuha nga ho natin eh mauwi ho sa wala. Eh nakakalungkot naman ho't. Hindi nyo ho natin maiwasan yung mga talagang ano eh. Mga talagang alam nyo na. Yung mga ayaw ho magbanat ng buto. Marami hong ganyan. Anyway, tayo ho'y tuloy-tuloy sa ating palatuntunan ng Servisyo Lubos sa 882 sa Tuesday. Marami ho tayong pag-uusapan. Marami ho mga balita ngayon. Lalo-lalo na ho. Mami ho mga alas 12. Eh well, ito hong dagdag sa dagdag bawas sa produktong petrolyo. Wala na hong bago rito. Kaya sabi ko sa inyo eh, pag nagbabaho ng presyo yan na katiting, pag nagbabaho ng presyo yan na kakarampot, kapag nagbabaho ng presyo yan, sabi nga ni Panchito nung araw, gakot-tsangot. Diba? Eh, asahan nyo na ho, meron hong kambi yan, meron hong buwelta yan. True enough. Lalo na ho ngayon, ano ho ang projection ngayon ng MNDA? Dadami by 20% or more than 20% dadami mga sakyan sa mga pangunahin lansangan. So, suma total, mangangailangan ho ng fuel yan. Mangangailangan ho ng gasoline at krudo yan. So, kailangan nila magtaas para takits. Hindi ba? Wala yung mga ano, yung mga mahirap ang wala ho yun. Kailangan kumita sila, yung mga oil company. Yan ho eh, pinagluloko ho tayo niyan. O yan, magkano, nagtaas ngayon. Pero hindi na ho magbababa yan. Palagay ko ha, dahil ano na eh, ora de peligro na eh. Ratrata na ho ng mga sakyan ngayon eh. Nakalimutan ko yung telepono ko. Ratrata na ho ng mga sakyan ngayon eh. Di ba, petsa 15 na, so eh marami na ho ngayon na magbibiyahe-biyahe, mga magpaplano-plano ng biyahe dyan, yung mga mamimili. Eh kailangan ho ng krudo. Kaya't asahan nyo na ho na, ayan, pag off-season eh, magbababa yan. Naku, tapos darating ang ano, ang mahal na araw. Naku, magtataas na naman yan. Diba? Hindi ko ba kayo nakakahalata? Pag nagbaba, 20 centimos. Pero pag nagtaas, 10 doble ng 20 centimos. So kita pa sila. Eh, di ba? Ayun, no. Yan, no. Kapag nag-withdraw, itago sa medyas o kaya sa bra.
tips lang, 'di ba? Sabi ni ano, ni Hias. Diba? Si Hias malaki pagtataguan nito eh. Diba? Malaki pagtataguan nito si Hias eh, 'di ba? Yan hong produktong petrolyo, talagang wala na ho, lahat na ho unang uri ng dahilan, ginawa na ho nila eh. May gera, ano pa, may COVID, ano pa, winter, ano pa. So, pagdating ng summer, summer eh, magtataas kami. Winter eh, magtataas kami. Ha? Yan ho eh, alam nyo, isa ho sa dapat, hindi, grabe rin kasi labi niyan eh. Kaya yan hong oil deregulation law, wala hong patutunguhan yan. Talagang grabe ho maglabi ang mga oil companies na yan. Eh, sige lang, sige lang. Eh, baka sakali. Baka madala nila sa kabilang buhay yung pera eh. Tingnan natin. Diba, nakakaawa ho kasi. Sinasabi ko nga ho sa inyo, lahat po ng mga may sasakyan, eh hindi ho lahat yan may pera. Hindi ho lahat yan eh, hindi ba, malalim ang bulsa. Marami ho dyan ang ano, marami ho dyan ang alam niyo na, hindi naman ho ganun kaganda ang kinikita. Eh, kailangan lang talaga magsasakyan dahil ho siguro sa layo ng kanilang trabaho. Pero wala na ho tayong magagawa eh, dyan sa mga oil companies na yan eh. So maraming salamat ho sa inyong kontribusyon sa ating lipunan. Ang linggo-linggo, yung linggo-linggo lang eh, yun hindi ko mag-gets yun eh. Yung binili nila next week, ibig mo sabihin nagtaas na ng presyo ngayon. Ibig mo sabihin, yung binila nila ng Tuesday, naubos na yung stock nilang yon, kaya bago ng presyo ngayon, mataas na. Di ba? I don't understand. Ay, hindi ako nagagaling-galingan, pero hindi ho ba? Yan din ho sinabi noon, natatandaan ko, ni Senador Win Gatchal yan. Ibig sabihin, naubos na yung stock nyo at bago na presyo nito. O hindi ba anong tawag doon? Pinaglululoko ho tayo. Naku, lalo na magpapasko, LPG ang number one dyan, believe me. Bakit ho? Lutoan eh. Lutoan blues. Di ba? Pasko eh. Lutuan blues. Kaya alam nyo, minsan yung mga ibang tao sinasabi nga sa observation, sa mga survey-survey, nung araw ho, excited ang tao pag Pasko eh. Ngayon ho, parang pangkaraniwan na lang eh. Parang wala, marami hong hindi na e-excite eh. Dahil ho sa hirap ng buhay. Hindi ba? Dahil ho sa hirap ng buhay. Ang tanging konsolasyon na lang na napakaraming tao, kumpleto yung pamilya nila. Walang may sakit. Eh, diba? Kahit papano may hahanda sila sa Noche Buena. O not to mention, produktong petrolyo. Another one. Yung walang kamatayan na pang Noche Buena products na yan. Na hindi ko alam kung anong ginagawa ng DTI. Eh, diba? Ang DTI ho, wala hong ginawa kung hindi mag-announce. Natataas ang presyo ng Noche Buena products. Hindi ho natin sila narinigan na hindi ho na kami papayag. Pipigilan namin ho yan dahil mahirap ho ang buhay for the meantime. Eh, di ba? Sumabay pa ho yung tinapay. Di ba? Ah, yung Pinoy Tasty, tsaka yung Pinoy Pandesal, hindi ro magtataas. Hindi ko matandaan kung ano lasa ng Pinoy Tasty, Pinoy Pandesal. Palagay ko naman, maayos-ayos. Ewan ko, yung binibila ni Cyrus ng Pandesal dito, yun, masarap-sarap yun, ha? Medyo hindi siya ampaw. Medyo maayos-ayos. Ay, kanina nga, eh, pagdating ni Cyrus, nagpabili akong Pandesal. Pagdating ni Cyrus, umaapoy pa yung Pandesal, eh. Mainit pa, eh. Mainit pa. Eh, di ba? So, lahat ho yan, magtataasan ho yan. The question is, ano hong ginagawa ng DTI? Ha, ito hong Ruth Castelo, ano hong ginagawa nito? Magsasagawa kami ng inspeksyon sa mga grocery. O, di lahat po ng pressure room, pinagbabago na ng grocery. Pagdating pa nila, nandun na media, may mga ilaw, nakabes sila. Ay, paano ko makakahuli nun? Wala kang mahuhuli nun. Pag sinabi mong surprise inspection, silent approach. Wala lahat. Nega. Diba? Wala lahat. Diba? Eh, wala ho eh. Alam nyo, hindi ho lahat ng ating mga kababayan can afford dyan sa mga produktong yan. Yan hong Noche Buena products na yan. Oh, naku. Magkano na ho ang ano. Sabi nila, mamili kayo ng maaga ng mga produktong mga Noche Buena products. Bibili ka ng maaga, hindi ka mapanish yun. Hindi ka masira yun. O, sige, matagal ang expiry. Pero tama rin naman na little by little, mamili ka ng mga produktong pang Noche Buena. Pero alam nyo, sa akin, ang Noche Buena, pwedeng simple na lang yan eh. It doesn't have to be this, it doesn't have to be that. You know, the thing, the main thing is, kompleto ang pamilya. Diba? Why? You can cook an ordinary pagkain pag Noche Buena. Oh, mahal ang keso di bola, bumili ka ng kesong ano? Yung kesong yung nakabar, yung bar na keso, bumili kang tinapay.
O, tsokolate, dami-daming tsokolating kinakanaw lang dyan. Di ba? O, hamon, pwede ka naman. Teka ha, alam nyo may nabibilan akong hamon sa Blooming Treat. Mura, tsaka masarap. Okay. Ayan, ito, importante rin to. Yung ating mga report. Kagagaling-galing lang ho namin sa meeting ng mga field reporter namin. At, pero in spite of that, nakita nyo naman kung gaano kasipag yung Shelly Ortega Bueno. Alright, alamin natin ang Patrol Report. DWIZ Patrol Report. Natin ang report mula kay Patrol 19, Shelly Ortega Bueno. Shelly, exact location mo. Mukhang malayo ka. Oo. Medyo malayo ka. Parang natatanaw lang kita. Parang. Suportado ni Senator Grace po ang plano ng Commission on Elections of COMELEC na makapagpatayo ng sariling gusali. Yeah. Ininungkahi ni Senator po na dadagan ng Senado ng 500 million pesos ang 1 billion piso na inaprubahan ng Kamara para sa COMELEC building. Sa plenary deliberations ng Senado kung sa panukalang 2023 budget ng COMELEC, iginit ni Senator po na may katwira naman na magkaroon na ang COMELEC ng sariling tahanan at state-of-the-art na lugar para mas maging epektibo at komportable ang kanilang pagtatrabaho at higit ding maingatan ang mahalaga nilang dokumento. Iginit na matagal nang nangungupahan ang COMELEC at may tuturing na pagtatapon ng pera ang upa habang inungkat din na laging nasusunugan ang COMELEC. Pagkatapos ng mainit na eleksyon, gaya na nangyayari sa office ng COMELEC sa Intramuros, Maynila, noong nagdaang Hulyo kung saan naapektuhan naman o ang kanilang Information Technology Department. Sinang-ayunan naman ito ni Senator Amy Marcos na siyang sponsor ng budget ng COMELEC, pero inirekomenda ni Senator Amy Marcos na kunin ang 500 million pesos na dagdag na pondo sa pagpatayo ng gusali sa savings ng COMELEC na sa ngayon ay nasa 981 million pesos. Ito sa Patrol 19, Shelly Ortega Bueno. Nag-ulit siya yung pinang metodong lakas sa DWIZ. Yo! Shelly Ortega Bueno, ha? Itong, nabasa ko sa tabloid. Kasama sa pagbabalik ni Sara Geronimo sa spotlight ang pag-awit niya ng bagong Christmas ID. Okay. Alam, walang kwentang balita yan. Iba na lang. Ayan, ha, yung mga binabasa ko ito. Oy, magandang umaga nga pala, ha, baka nakikinig ang aking idol, si Ma'am Aster Amoyo. Ha, Ma'am Aster, ha, kailangan mag-usap tayo one of these days, si Ma'am Aster Amoyo. At talagang nalulungkot kasi si Jam, eh, pag nag-showbiz program. Nalulungkot si Jam Tarayo, kaya kinakamusta ko si Aster Amoyo. Ah, hindi ba? Magandang umaga ho, Ma'am Aster! Kamusta na po kayo? Miss na miss ko na po kayo, si Ma'am Aster, hindi ba? At syempre, kamustahin din natin ang ating mga idol, si Nanay Christy Permin, si Nanay Loli Cholis, yung mga idol natin sa showbiz. Pag pinag-usapan ng showbiz, yan ang mga idol. Hindi yung mga, yung iba dyan kasi, yung mga fly-by-night lang eh. At syempre, ang ating ding idol, nabuklat ko kasi itong showbiz page ng paborito kong tabloid, yung Abante, ha? Eh, ang dami nating idol na sumusulat dito eh. Actually, ito ho'y lagi kong binabasa. At, nako, marami ho tayong napupulot dito ng mga chesmis. Yung mga chesmis, hindi ba? Marami ho tayong natututunan dito, kaya lagi ho nating itong binabasa. Ayan, oh, sila, ano, sina Tita Morley, di ba? Ha? Si Tita Morley Alinyo. Ayan, binabasa na. Si Barameda. Ano na nga pangalan ni Barameda? Yung aking kaibigan, nakita kami kasi minsan ito eh. Sa outlet, sa Las Vegas. Di ba? Ayan, sila Ray Pumalo. Yung wag mag-deny, aminin. O, di ba? Yan yung mga ano yan eh. Sila Jun Lalin, Don Sermino. Ah, binabati ho natin yan. Sina Rose Garcia, syempre. Ah, yung mga showbiz writer natin. Bukang ano lang si Barameda. MWF. TTHS siya nagsusulat. Tama, MWF. Anyway, moving forward.
Eh, hindi. Lalaki. Tignan mo nga dyan. Pakitignan mo kaila Joanna kung sino yung writer na yon, si Barameda. Nakalimutan ko yung pangalan. Tanong mo kay Jam, sa Abante. Hindi ba? Anyway, ilan ho sa mga balita pa rin ngayon ay malungkot na naman na balita. Joe Barameda. Ito hong balitang mag-aangkat na naman ho ng mga imported na isda. Patay-patay na naman yung ating mga mangingisda nito. Alam nyo, sinasabi nga ng mga nakakaalam, dito ho sa ating larangan ng pagsasaka at larangan ng pangingisda, parang marami ho ang tumataas ang kilay, marami ho ang naniniwala na ang Pilipinas ay kukulangin ng isda at kukulangin ng gulay. And for that matter, kukulangin ng pagkain. Hindi ba? Eh, ang Pilipinas ho eh, palibot ho ng dagat eh. Ang laki ho ng karagatan natin eh. Nakita niyo na ba ho ang mga isda natin? One of these days ka, Jay. Sabi natin kay Jay, yung ating coordinator. Siguro, Bipar. Bipar. Tingnan mo kung matawagan mo, Bipar. Yes. Ha? Yes, ma-order na naman ng pagkain, no? Tingnan mo ano agad ng Bipar. Hindi ba? Malaman natin, ano na estado? Why do we have to import tonelada na namang isda? Hindi ko maintindihan. Nakatikim mo ako ng galunggong na galing China, yung malalaki, walang kalasa-lasa. Talagang kailangan mo ng toyo at kalamansi. Pero yung local, yung mga ganito kalalaki lang, naku, pag tinusta mo, wala kayo titira. Pag iniula mo yung galunggong na local, yung halos ganito lang kalaki, oh, ballpen, sasawsaw mo ngayon sa suka yan. Sasawsaw mo sa pinakurat. Ngayon yung kanin mo medyo konting bagong saing, umusok-usok. Patay kang bata ka. Ha, yung patitinik, pwede mong kainin. Hindi ko alam, ano yung i-import na naman ng mga karagdagang isda? Hindi ba? Gayaan, yung isang grupo ng mga mangingisda tumututol. Yun ang gusto natin malam. Because I think these people cannot believe and these people are not convinced na tayo ho eh kailangan mag-import ng isda. Hindi ba? Ilang local producers pansamantalang tumigil dahil sa pagkalugi. Tunay-tuneladang isda kailangang iangkat sa bansa. I don't know kung ano natutulungan ito. Yung mga mamumuhunan, yung mga wala na magawa ang ano, pati online seller, bubuhay siya na. Hindi ba? At ito hong mga produktong ating ini-import. Ha? Yung mga produktong ating ini-import. Alam mo, totoo lang ha, sibuyas, wala tayong makuha. Sa Amerika yung sibuyas nila. Sa atin ang sibuyas natin, medyo manilaw-nilaw eh, di ba? Yung dilaw, yung puti. Sa kanila talagang kulay puti. Talagang halos ganitong kulay. Tsaka matabang. Iba yung ano, iba yung produkto natin. Matabang ho, yung sibuyas nila. Yung sibuyas ho natin, isipin niyo walang mabiling sibuyas the last time na naghahanap kami. Eh, saan ho dinadala yung sibuyas? Sabagay, yung sibuyas na pula, pero hindi, iba ho yung ano eh. Sabagay, kunyari, example, bistik Tagalog, pwede rin naman sibuyas na pula ron eh. Pero mas masarap din yung sibuyas na puti. Di ba? Yun ho ang ano doon, yun ho ang bentahe doon. At yan ho siguradong malalaman ho natin ngayon yan kung makakatulong ho yung pag-i-import na yan. Dahil, nobody believes. Only a few people believe na kailangan nating mag-import ng isda. Kanina hong umaga, narinig ko si Drew, ini-interview yung Manila Water eh, no? Ito ho magandang balita ha. Magsisimula na mag-operate at mag-supply ng tubig ang bagong dam system na itatayo sa Prime Infra sa lalawigan ng Rizal. Itinayo ang dam na Wawa JB Co. na joint venture ng Prime Infra at San Lorenzo Ruiz Builders and Developers Group. Sino kanino kaya itong San Lorenzo Ruiz? Ha?
bahagi ng 26 billion pesos Wawa Bulk Water Supply Project na isa sa infrastructure flagship project ng pamahalaan. Very good. Manila Water, eh yung Maynilad. Alam nyo, sa Maynila ho, ang tubig, lagi hong mahina ang pressure. Ha? Tapos ang MMDA, ang alam ko ngayong Christmas season, ipagbabawal muna yung mga hukay-hukay. Pinakamarami hong hukay sa lungsod ng Maynila, ang Maynilad. Ito ho yung nagwawasak ng mga kalye sa Maynila, ang Maynilad. Ang mga hukay ho nila, ito ang problema. Ang mga hukay ho nila, matagal nang nakatiwangwang, ang lalaki pa. Ah, sa Dapitan, sa Bay UST, ang laki ng hukay dun. Yun eh, mahaba pa buho ko, hinukay na yun eh. Oo! Nag-a-apply pa lang ako ng trabaho, hinukay na yun eh. Hindi ko maintindihan, ano ho yun? Para malaki ang kita? Hindi ba? Kasi the more na tumagal yun, lalo na kung arawan ng bayad dun, eh, pag maraming araw, bayad ng araw-araw. Maynilad ho yan. Ang walang kakwenta-kwentang Maynilad. Ang tubig sa Maynila, pag madaling araw, nawawala. Kung hindi man wala, mahina ang pressure. Meron hong mga water heater sa bahay, kapag mahina ang pressure ng tubig, winner, hindi gagana yung water heater mo eh. Kailangan malakas yung agos eh. So wala ho. So ang Maynila, wala hong ganyan. Ha? Pero ang singil nila, on time. Ang singil nila, on time. Minsan nga, maaga pa eh. Ano ho ang ginagawa? Bakit yan ho Maynilad? Pwede ho mag-hukay, MMDA? Pwede ho silang mangwasak ng mga kalye? Saan pa ba isang malaking hukay? Dapitan. Marami, marami. Andalusia. Marami ho, puro Maynilad yan. Yun ho nakalagay doon na sorry for the inconvenience. Nung araw yun, ang linaw ng pintura noon. Ngayon, burado na ho ngayon sa Tagal. Burado na ho sa Tagal. At ito ho mga hukay nila, tag-ulan ngayon, karamihan ho binabaha, may tubig. Hindi mo ngayon alam, may hukay pala ron. Pag nalaglag ka, sasagutin ba nila? I doubt. Ha? Ano ho ang problema? Ang lahat ho ng mga damsalo sa Pilipinas nagbabawas ng tubig dahil umaapaw. Bakit ang Maynilad? Either mahina or walang tubig. Yan ang hindi ko alam. Ako so far, wala ako naririnig na problema sa Manila Water eh. Yung Maynilad, sino ba may-ari niyang Maynilad? Puro basketball yata ay naatupag eh. Wala namang kwenta yung coach. Di ba? Yan ho ang Maynilad. Eh baka pwedeng tignan. Nagbabawas na ho ang napakaraming dam dahil nga nag-aapaw ang tubig. Abay, Maynilad, it's either walang tubig o mahina pressure. Ano yung inuuwi nila yung tubig? Yung kayang mga amo ng Maynilad, nawawalan din ng tubig. Di ba? Nakakaano eh, ako'y nagugulumihanan. Sa English, I'm in a quandary. Di ba? Yung Maynilad doon, ang laking problema yan. Ako katwira nila, hindi, papadala akong tanker. Hindi nga ho ganun kadali yung magpapadala kayo ng tanker. Di ba? Hindi ho ganun kadali na magpapadala kayo ng tanker. Ha? Ito pa, isang balita, oh. Mula sa Population Commission, tuloy ang pagbulusok ng fertility rate o bilang ng mga nagkakaroon ng anak. Hindi pagbulusok to. Ah, tama, pagbulusok. Kasi pagpaabante, pagpataas, bulusok. Pagdeclining, pababa, daos-dos. Ganon. Tuloy ang pagbulusok ng fertility rate o bilang ng mga nagkakaroon ng anak sa bansa sa nakalipas na mga taon sa kabila ng inaasahang pagtungtong sa 8 bilyong populasyon sa mundo ngayong araw. Uy, 8 bilyon na ang population. Uy, by the way, nakakalungkot yung nangyari sa Turkey. Yung bombing sa Turkey. Batay ho sa datos na nakalap ng Commission on Population and Development o PAPCOM, mula sa Philippine Statistics Authority National Health Demographic Survey, ngayong taon, nakasaad dito na ang total fertility rate o yung FTFR ng mga Pilipinang edad 15 hanggang 49, 1.9 children kumpara sa 2.7 children noong 2017. Nangangahulugan ito na hindi na aabot sa 2 ang anak ng bawat babae kumpara sa 6 ng dekada. Medyo nabawasan ho.
nabawasan ang pag-aanak. 'Di ba? Lumalabas din sa data na karamihan ng mga Pinay ay ayaw nang magkaroon ng anak. Bakit 'to? It boils down to what? Sa hirap po ng buhay. Doon sa mga matitino ang pag-iisip, sa mga nag-iisip na ng kinabukasan ng mga anak niya, ayaw na hong mag-anak nung iba. Eh, yung walang ginawa ko, hindi ba? Yung mga walang ginawa, kundi ipanalangin lagi mag-brown out. Hindi ba? Yung walang ginawa na wala, yung iba na walang pinanalangin na sana umalis yung mga bata at maglaro. Eh, wala ho. Mag-aanak at mag-aanak ho yan. Ayon kay Popcom Officer in Charge, Lolito Takardon, ang pagbulusok ng fertility rate ay oportunidad upang i-maximize ang pagkakataon na pabagalin ang birth rate kasabay ng mga hamon upang panatiliin ang development. Magbabalik po ang Servisyon Lubos sa 882. Ako po si Vic De Leon Lima, paalala lang. Servisyon Lubos sa 882. Alam nyo, isang grade 9 student. Isang grade 9 student ang posibleng maharap sa reklamong grave threats at act of terrorism. Ito ho'y 16-year-old na grade 9 student at kasabot nito na nasa likod umano, ito ho'y yung bomb threat kamakailan dyan ho sa isang paaralan sa lungsod ng Taguig nung isang linggo. Ha? Ano ho'ng pumasok sa utak nitong batang are? Ha? 16-year-old nag-bomb threat. Alam nyo, hindi ko naman ho nila lahat, pero yan ho'y siguradong yung mga napupulot nila sa social media. I am not saying that social media and ang internet ay masama, hindi ho, ano. Nasa nag-aabsorb nung kung ano nakikita ron sa internet at sa social media. Sinabi ho ng Taguig City Police, gumamit ng peke o daming Facebook account. Ito, hindi ko naiintindihan ito. Wala akong Facebook eh. About face, meron. Ang babaeng suspect. Babae! At nagkomento sa Facebook Live, isa kang alamat ng LGU noong Nobyembre 7. Nagbanta umano ang dalagita sa komento. Babae! Nagbanta umano ang dalagita sa komento na papatayin daw niya ang mga mag-aaral. Ito ho'y sa isang paaralan. Huwag na ho natin banggitin kung anong paaralan. Pero dito sa balita namin, sa script, Signal Village, National High School. Dahil dito, sinuspindi ho yung klase at pinauwi yung mga estudyante. Siguro ayaw lang nito mag-exam. Siguro ropor to. O ngayon, girl, may kaso ka ngayon. Galit ang tinitignang motibo ng estudyante sa kanyang pananakot. Natukoy ng PNP Anti-Cybercrime Group ang mga suspect sa panayam sa pamamagitan ng internet protocol. Alright, nasa linya ho natin. Very good, nakuha natin. Si Bipart Chief Information Officer Nazario Briguera. Mr. Briguera, magandang umaga po. Big Lima po, dito po sa DWIZ. Yes, Sir Vic Lima, magandang umaga po at sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa sa DWIZ. Ako'y na-curious lang ho, Ginoong Briguera, na mag-i-import ho tayo ng isda na naman? O mag-i-import tayo ng isda? Yes, sir. Ayon sa ipinalabas po ng Certificate of Necessity to Import nitong November 10 mula po sa Department of Agriculture, ayon na rin po ito sa naging rekomendasyon po ng National Fisheries and Aquatic Resources Management Council. So tayo po ay mag-aangkat pansamantala ng 25,000 metric tons habang po nakataas po ang close fishing season, specifically for Galunggong sa Palawan po, ano? Kaya po tayo mag-aangkat para mapunan po yung supply gap na mangyayari habang pinapatupad po ang close fishing season. Oo. Ano hong mga isda ang i-import natin? Close fishing season sa mga Galunggong lang, tama ba? Yes, sir. Okay. So ang i-import natin, Galunggong lang? Primarily, sir, Galunggong, pero small pelagic po para mayroon ding variation, ano, yung matambasa, big eye cod. Yeah. Yung mackerel, hasa-hasa, tulingan, at ito pong moonfish, chabita. Oo. At ito ho'y manggagaling sa China. Tama?
Usually po, ang pinanggagalingan ng mga imported fish natin yung China po, and then Vietnam, yan. Usually dyan po nanggagaling ang mga ano natin. So, hanggang kailan ho ba yung close fishing season? Nagsimula po yung close fishing season natin noong November 1 for Palawan. Magtatapos po ito huling araw ng Enero sa susunod na taon. Oh, at ang maganda nito, Sir Vic, ano, may protection po itong ipinalabas na CNI para sa ating mga local fisher folks. Sinasabi po sa guidelines na dapat dumating ang mga imported na isda bago pa man magbukas ang close fishing season dahil ayaw natin mag-overlap yung imported saka yung locally produced. Yes, bilang protection po sa ating mga mangisda. Ibig sabihin, we should wait for the close fishing season na mag-umpisa bago dumating yung mga imported. Kasi, di ba? Magsasuffer yes, kasi. Yes, oo, tama. Oo. Yes, sir. Kailan ho darating ito? Ilan tonelada ho ba ito? 25,000 metric tons po ayon sa guidelines. Kailangan makapagsumiti na ng application ang mga qualified importers hanggang December 15. And then gusto ko lang pong linawin, Sir Vic, no? Yung mga qualified importers natin dito ay yung mga affected commercial fishing vessel operators na maapektuhan po ng close fishing season. Sila po yung mag-a-apply as importers. Kasali rin po yung mga qualified na accredited registered fisher folk associations and fisher folk cooperatives. Kung sila man po ang bibigyan ng opportunity, taking into account yung compliance sa mga requirements na iseset po ng pamahalaan. And meaning to say, kapag hindi na ho close fishing season, wala nang importation. Of course, sir. Wala na pong importation kasi sabi nga po natin, it's just a temporary measure to ensure that there will be no supply gap when it comes to the implementation of close fishing season or while there is a close fishing season. Kailan ho dating nito in 25,000? Kung makakapag-apply po kasi sinasabi hinihintay pa natin yung application. Kung makakapag-apply po, kunyari, ang isang aplikante, kasi sinasabi ng guidance po, dapat hanggang December 15 lang po ang deadline ng application. A-15 na ngayon? Opo. Yes, sir. December 15 po, hanggang December 15. Pero nagsisimula na po yung application ngayon. Alright. So, pagka mayroon na pong requirements, ang isang importer, siguro in about a week, pwede nang dumating ang kanyang iniangkat na isda. Hindi po ito isahang bagsak. Kasi iba-iba naman po yung mga importer. So, posibleng staggered po ang pagdating nito. Utay-utay. Pero yun na, ang sinasabi ng guidelines. Yes, utay-utay. Pero sinasabi ng guidelines, dapat may disposal period, may must arrive. Na dapat bago sa ganitong petsa, na-dispose nyo na yan, napalabas nyo na yan, kasi ayaw natin magkaroon ng competition kapag nangingista ng ating mga local fisher folk. And this will mean na ang presyo ho ng isda, hindi ho ipagwo-worry ng ating mga ginang ng tahanan. Hindi ho tataas dahil nasusustain natin. Yes, sir. Yan po ang pinakalayunin talaga nito. Mag-stabilize ang presyo, maging manatiling stable ang presyo. Go ahead, go ahead. Following? Kasi following the law of supply and demand, syempre, sir, pagka medyo mababa ang supply, tataas talaga ang presyo. Correct. So yun ang isang hakbang natin na huwag tumaas dahil may sufficient supply. And this will be distributed nationwide, Ginoong Brigera? Yes, sir. Hindi naman nakalagay sa guidelines na hindi pwede itong ma-distribute sa ibang bahagi naman sa. So, usually, pag ganito pong may importation, primarily po talaga ang binibigyan natin ng tugon yung pangangailangan ng Metro Manila at mga karating na lugar. Correct. Oo. At tayo ho kasi, alam niyo naman ako, napaka-addict ko sa isda. Nakakaubos nga ako ng isa't kalahating pampano sa isang upuan. Hindi ba? Opo. So itong mga isdang ito, yung mga matambaka, makarel, yung mga galunggong, yan ang mga darating. Other than that, yung close fishing season, is that only for galunggong, sir? Galunggong lang? Sa Palawan, yes sir. Palawan. Sa Palawan, that's particular, that's specifically for galunggong. Pero ngayong araw, sir, nagsara na rin ang Visayan Sea for herrings and mackerel. Itong isang mga uri din ng sardinas ito. So kailangan talaga mag-import dahil halos sabay-sabay sila nagsara, no? Yes sir. Ito yung mga panahon talaga na nagsasabay-sabay ang close fishing season. These are only for those galunggong, mackerel, matambaka and everything. Sa ibang isda, wala tayong problema, meaning to say? Imelda, tilapia, bakit tilapia, bangus?
Diba? Wala po tayong problema. In fact, isa po yan sa nakitang ano, magiging source din natin habang po nakataas ang close fishing season. Kasi ito pong computation na 25,000 metric tons, actually, base sa deliberation, ang magiging supply gap natin is even more than that. Pero ito lang po ang inaprobahan. Kasi ang sinabi, mayroon naman po tayong mga locally sourced na isda katulad ng bangus, tilapia na mga alternatiba po. Correct. Kapag halimbawang may deficit sa supply dahil sa close season. Mostly yung mga i-import natin, tubig alat eh, no? Yes. Marine fish po ito, marine fish. Oo, very good. Well, hindi naman huwaabutin yan, ha? Baka mag-overlap yan. Pag natapos yung close fishing season, eh baka malugi ho yung mga isda natin. Hindi naman, tansyadon nyo yan. Ay, hindi po. Isa po yun sa talagang binigyang diin ng konseho po. Good. Ng kanilang recommenda ito. Oo. Na talagang dapat hindi ito po mag-overlap doon sa pagbubukas ng close fishing season. Nang sa gayon, hindi po makompetensya ang ating mga lokal na mga isda. Makuka, sarap. Eh, Ginong Brigera, ako ay ginutom ninyo dyan sa pagkakwentuhan natin. Tanghali na kasi. Sige ho, maraming salamat ho. Mabuhay po ang Bipar. Thank you, sir. Maraming salamat po, Sir Vic. Thank you. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Si Ginoong Nazario Brigera. Ha? So, Chief Information Officer. Okay, now I understand. Close fishing season, makarel, galunggong, matambaka. Matambaka, masarap iyan yun. Minsan paksiw, masarap din iprito yun, yung matambaka. Masarap din lagyan ng ano yun, ng black beans. Lalagyan mo ng ano, parang Szechuan oyster sauce. Oh. Yun ang masarap doon. Anyway, that's good. Para hindi humano. Anyway, matatapos ho yan end of January. Tapos na yan, ha? Wala na mag-i-import, ha? Pero yun nga, sabi nga ho nila, meron tayong alternative. Ito hong mga isda, mga tubig tabang. Bangos, tilapia, ano pa, marami. Mga hipon-hipon, di ba? Eh, dyan lang ho sa Pangasinan. Buhay na ho tayo sa isda, eh. Eh, di ba? Eh, isa pa, talagang, alam nyo, sa mga ganitong panahon na ito, itong mga ganitong panahon, kung tawagin ito yung oro de peligro, talagang taasan ho ang presyo ng mga bilihin. Hindi ho, pag magpapasko, no? It's a good thing. Kanila ho naisip yan, yung pag-i-import, para hindi ho masyadong mabugbog naman yung ating mga mamimili. Eh, yun nga lang, iba talaga. Talaga wala ho tayong magagawa. Hindi ho natin talaga mapipigilan, eh. Yung mga pagtaas ng presyo ng ibang mga pangunahing bilihin, eh. Eh, tsaga-tsaga na lang muna. Hintayin ho natin na gumanda ang sitwasyon. Hanggang yan hong mga sigalot sa iba't ibang bahagi po ng mundo, the likes of Russia and Ukraine, eh talagang tayo ho eh direktang maapektuhan yan, lalo na ho pagdating sa langis, sa mga produktong petrolyo. Eh, bakit ho ba? Eh, kapag ang produktong petrolyo ang gumalaw, ay ba naturalmente, domino effect ho yan. Sunuran na ho yan. Lahat ho yan, magtataasa na. Wala ho. May problema yung Ukraine. Sila ho nag-i-import yata, nag-i-export ng mga trigo-trigo. Yung ginagawang arena ba yun? Wala rin ho. Hindi ho makamove ng gusto. Dahil sila ho ipatuloy na binobomba. Eh kahapon, nagkita si ano eh, si Joe, tsaka si Xi. Kilala mo si Joe, tsaka si Xi? Si Joe Biden tsaka si Xi Jinping, nagkita sila. I think it's in Indonesia. Hindi ko alam kung sa Indonesia 'yon. At ang Pangulong Bongbong Marcos is to attend that event next week. Eh, di ba? Aaten ho ang pangulo diyan. Ang pinag-iisipan pa niya, pupunta pa yata ng China, no? May imbitasyon pa sa Davos, Switzerland. Eh, di ba? Eh, tingnan ho natin. Sabi nga ho ng nanay niya, ikaw ba 'yung nagtatrabaho pa? Ha? Ikaw ba'y nagtatrabaho pa, anak? Sabi ho ng nanay niya, pabirong sinabi ni Bongbong sa isang panayam. Di alam nyo, in fairness to the president, yung mga ganyan hong biyahe, being a new president, being a duly elected president, kailangan din ho natin ano eh, ibenta Pilipinas eh. Ibig sabihin, kailangan ho tayo makilala eh. Nakita niyo isang interview sa ano, kay Bongbong, yung sinabi niya kagabi, ano bang news yun? Hindi kasi lahat ng newscast pinanonood ko eh, yung iba walang kwenta eh. Di ba? Tinatanong sa kanya ng mga world leader, paano mo ginagawa yan? Bakit ang ganda ng Pilipinas? Abay, katulong ko rito ang 107 milyong Pilipinong magagaling. Di ba? Ganun ho yun. Which is, di ba, nakakataas po ng moral. Yung mga kinakailangan kahapon binasa ko. Ano na nga yun?
Germany ba, yung mga nurse, yung mga caretaker? Pilipino hinahanap. Ganun ho kagagaling ang mga Pinoy. Hindi ba? Kailangan hong atinan yan as much as possible. Kung pwede nga ho lang daluhan lahat ni Pangulong Marcos yan. Dahil it is about time that we sell the Philippines. What is the president saying? The president was saying the other time, it is the best time now to invest in the Philippines. Ngayon na ho ang pinakamagandang panahon. Medyo stable ho ang ating bansa eh. Diba? Well, of course, yung COVID naman, hindi mo pwedeng idahilan eh. Dahil lang COVID, buong mundo eh. Buong mundo may COVID eh. Pero you know, it doesn't mean that, you know, life must go on. Dapat ho tayo, nagbukas na ho ang mga ekonomiya, binuksan na ho ang mga commercial, ang mga, wala eh, para na nga hong wala, parang pre-pandemic na eh. Diba? Ang kotse ngayon sa mga lansangan sa Metro Manila, it's just like in the good old days, during the pre-pandemic time. Punong-puno na ho ng mga kotse, grabe na ho ang traffic. Dito lang ho ang traffic ko, oh. Ayan ho ang traffic ko. Oh. Tignan mo, andyan si Hiya, andyan si ano, ang traffic ko. Oh. Diba? It is, you know, hindi ho yung iba kasi namang mga biyahe ng biyahe, hindi ho kailangan ho ng biyahe ng Pangulo para maiano po, maibenta ang Pilipinas. Hindi ba? Doon ho sa nangyari sa Cambodia, doon ho sa nangyaring kanyang pagpunta sa Amerika, dito ho sa mangyayaring pagpunta niya sa Indonesia, o kung tatanggapin niya yung biyahe niya sa Davos, at kung tatanggapin niya yung biyahe sa China, mukhang confirm na yata, ano? Ilan hong investment, ilang hong investor ang hahatakin ho ng Pangulo pagbalik ho dito sa Pilipinas? Ang ibig sabihin po nun, trabaho para sa mga Pinoy. Hindi ba? Pero you don't expect naman na yung mga investor na yan will be visible to us overnight. Nabukas at dito, hindi ho. Programa ho yan. Ha? May protocol ho yan. Pero In a long term, meron ho tayong inaasahan na mga nahikayat ng Pangulong Bongbong, alika mag-invest kayo sa Pilipinas. It is, I think, really the best time now to invest in the Philippines. Napaka-stable ho ng ating bansa eh. Actually, ang COVID hindi na ho ginagawang dahilan eh. Dahil nga ho sa awa ng Diyos, ang COVID ay para nalang sipon, para nalang trangkaso. Hindi ba? But life has to go on. Kailangan ho natin mag-move forward. Kailangan ho natin mabuhay. Kaya ito ho mga biyahe ng Pangulo, ito ho yung malaking kapakinabangan sa ating bansa. As far as I am concerned, he is selling the Philippines. Hindi ba? Ang ibig sabihin po niyan, trabaho. Ang ibig sabihin po niyan, pag nagkaroon ng mga investment dito, mga foreigner, yung mga bago mag-i-invest, trabaho po ibig sabihin niyan. Hindi ba? Eh, tignan natin sa mga darating na panahon, yung China pa, pupunta si... Kaya hindi ho, ano eh, hindi ho basta-basta makakagawa tayo ng kaaway eh. I am a friend to all and enemies to none. Diba? Kailangan ho natin pumiar. Kailangan ho natin ibangon ang ating bansa. Ang turismo na naman, nabanggit ko na naman. Hirap-hirap pag-ilapin ang pinuno nun. Diba? Uy, kahapon may nakita ako sa ano? Sa news ba yun? San Pedro Beach Resort sa Romblon. Ang ganda! Saan ko ba nakita? Sa RH. Eh, bakit? Ano? Kung banggitin ko. In-interview ni Angelo Palmones yung ano, mayor ng ano? Palipasak. Romblon, ang ganda. Inhabited, oh, yun, White Beach, ang ganda ng tubig, tapos wala pang mga masyado mga motel, mga hotel. Parang cottage lang, hindi pa polluted, hindi pa commercialized. Yung mga ganun, oh, dapat yun, doon yata gagawin yung Miss Earth. So, ito hong mga lugar na ito, pag nakita ho ng mga foreigner yan, alam niyo sa Amerika, kapag bumili ka ng bahay, parehong laki ng bahay, parehong liit ng bahay, magkaiba presyo kapag yung maliit na bahay nasa harapan ho ng dagat, ng tubigan, ng ilog.
grabe ho nilang sambahin ang view ng mga Amerikano. Patay na patay ho sila na magkaroon ng by the beach, by the river, by the lagoon. Basta pag may nakita silang dagat, naku, ang taas ho ng pressure yan. Kaya dito ho sa atin dapat maipromote yung, hindi ko pa naririnig sa radyo yung tourism na yan. Nalaglag tuloy yung ballpen ko sa gali. Nakikita ko lang sa mga ribbon cutting Di ba? Manakita mo ba in-interview yun? Ewan ko baka alaw slam Di ba? Kaya namimiss ko si si Bernadette Romulo Puya. Yung tourism secretary noon, yun, anytime mo tawagan, bagamat may, minsan mahirap, kasi busy, di ba? Pag ano, madaling tawagan, wala ho tayong alam sa turismo, programa ng turismo. Maganda na ho ang ating turismo, binuksan na ho ang ating mga resort, okay na ho ang ating mga trabado sa turismo. Really? Sana all, di ba? Makapagbigay man lang ho sana ng spokesperson kung ayaw mo magsalita. Hindi pa yata marunong gano'ng magtagalog yun. Paano mong pupunta saan yun? Sa Ipuga? Paano mong pupunadalin saan yun? Magtalaga ho kayo ng spokesperson. Tinutulong, adhikain ko lang dito, agenda ko rito. Ako ho talaga napakahilig ko maglalabas. Napakahilig ko ho talaga magbakasyon. Kaya gusto ko kayong tulungan, maipromote ang ating mga lugar sa iba't ibang bansa. Wala ho kami sinisingil dito. Gusto ko lang makatulong sana sa tourism. Kaya lang wala Ang hirap pagilapin Hindi ba? Ako kadalasan, as much as possible, ayoko sa sa public, wala ho nating personal. Ayoko sa sa spokesman, spokesperson. Gusto ko yung mismo subject Kasi meron kang mga katanungan na hindi masasagot mismo ng nating personal nililinaw ko nating personal. Hindi may mga tanong na hindi masasagot ng spokesperson, ng representative kung hindi nung subject mismo, yung subject ng issue, yun ang makakasagot. So sorry pero di ba? Hindi naman ho siguro mahirap mag-assign ng mag-assign ng spokesperson para ho, di ba? Malaman natin kung ano ho ang programa ng Department of Tourism. Ako wala, hindi na umasa ma-interview natin yan. Manonood na lang tayo ng ng news. Ito yung makikita ko nasa ribbon cutting Oy, ang tabayanan po ninyo ha, si Attorney Freddy Topacio at Tala Saldivar. Sa ating pala, tuntunang Yes I Show, Topacio with Mamaya ho yan, alas 11. Coming up next, we have only have 30 seconds to go bago ho mag-alas 11 ng umaga. At mamaya ho alas 12 ng tanghali, DWIC Balita Nationwide Pangtanghaling Edisyon with yours truly, Servisong Lubos sa 8-8-2.